Hi guys, mag-harvest po ako today ng avocado dahil nga wala na kaming stock, so mag-harvest na po ako. Meron pa pong mga natitira sa puno niya, kaya let's go guys, ito na nga ako, nag-harvest na guys. So kita nyo naman sa store kung magkano yung price, samantalang dito pipitasin ko lang talaga guys. At hindi na ako nagbebenta dito dahil nga hindi na siya kadamihan at okay na okay lang yan guys, hanggang umabot pa yan sa amin ng isang buwan, kaya hindi na namin binibenta kasi hindi naman siya nagkasabay talaga nalalaglag. At alam kong aabot pa to siya hanggang November guys, yung aming avocado, at mga January start na po yan na magpa-flower. So diba, pagkatapos niya maubos lahat ng bunga ay magpa-flower na naman yan guys. So dito talaga sa likod bahay, nandito talaga ang napakadaming tanim guys. Sobra talaga dahil pinuno po namin to ng prutas. Ito yung avocado sa likod bahay ay bali 3 years pa siya mula nung namunga. So bali 3 years na niya na namumunga ba, na sobrang napakadami talaga every year pag namumunga siya ay punong-puno talaga guys. Pero yung meron din kaming isang avocado is last year din siya nagsimula. Tapos next year guys ay nadadagdaga na siya dahil nga meron din siyang avocado na mayroon na din siyang mga harvest. So bali 7 na po lahat talaga yung aming avocado dito. Yung limang iba't ibang variety. Tapos meron kaming na dalawa na hindi namin alam kung ano ba yung variety niya. Marami po talaga dito sa Bacoron, napakadami pong tumutubo na avocado dahil nga tinatapon lang namin yung mga buto. At ayun na nga guys, tingnan nyo, after 2 months nito, marami na mga avocado na tumutubo dito kahit saan. Ipapakita ko yan sa inyo. Hindi ko po itinatanim dahil kusa po talaga yung tumutubo guys. So ayun nga, madami guys at malalaki, at meron pa talagang mga natitira sa taas ng puno ng avocado. Guys, ang aking nakuha. Tapos kukuha pa tayo doon sa isa. So ayan na nga guys, bago talaga siya uulan ay nakuha ko pa lahat yung aking haharvestin kasi nga naubos na po at panay na talaga siya laglag. So inunahan ko na siya bago malaglag guys. So ayan na nga yung aking mga nakuha. Marami-rami po talaga siya. Dinamik ko na lang po dahil nga mamimigay din po ako sa tsahi ng asawa ko, tapos pinsan niya. Tapos sa biyanan ko ay dadalhan ko siya yung sa kanya na party. So yun ba, inis ako na lang yung pagkuha lahat guys. At kailangan ko pa din kukuha. Pero yung mga maliliit, marami pa ding mga maliliit guys. So alam kong aabot pa po siya ng November. So hanggang November, meron pa talaga akong makakain ng avocado. Kaya ito po yung pinaka-exciting na talaga tuwing avocado dahil matagal po akong nakakain yan. Kung sa mangga ay mahigit isang buwan lang yung avocado guys. So ay umaabot po talaga siya ng 4 months na. Start po kami ng July kumakain, tapos October na ngayon, panay pa din kain kami araw-araw. So grabe, sandali lang naman ako nag-harvest. Grabe yung pawis guys. So dito kumuha din ako kasi nga gusto kong ayan. So dito yun siya guys, sa malapit sa Bayabas na na-harvest ko ito siya. Ang dami kong nakuha ng avocado guys. So ang dami kasi talagang pag ano lang, talagang malalaglag na siya. Kaya ayan. Siya oh, talagang inog na. Ayan. Patapos na po yung aming avocado. Magpa-flower na naman siya. O diba guys, sa store ay bibilhin mo siya. Ganito talaga ako kaswerte. Basta magtanim lang na magtanim. Kagaya ng mga gulay guys. Tinanim ko po yan lahat para meron po talaga akong makakain. Dahil kung bibili ako sa store, kung mahal man kasi nga, Euro po dito. So normal price lang po yun dito. Minsan naman ay mura lang po kapag pupunta ka doon sa market Saturday kasi yung parang tabu ba sa mga gulayan, sa mga farmers dito na doon din nadala, tapos bagsak presyo. Pero maano lang yun siya sa Sabado. Pag ibang talaga isa store ka bibili is mas mahal talaga. Pero pag Sabado ka bibili, mas nakakamura ka talaga sa mga bilihin na mga galing dito na mga farmers ba, at napaka-fresh pa talaga siya kasi yung iba na gulay is galing po sa France. Tapos iba-iba ba? Tapos dito sa market Martinic talaga kung gusto mong bumili ay nasa tabo po siya tuwing Sabado. Ayan guys, yung akong nakuha, daghan-daghan gyud. Ayan. Mamimigay na naman ako guys kasi nga madami yung aking nakuha. So mamimigay po ako niyan. And kung nakikita nyo naman sa store, yung kilo is 4 euro and 50 cents. Tapos sa akin ay nabibenta lang po ako ng isang piraso for 2 euro. Tapos mag 1 kilo po siya. So diba kung saan yung napaka-save sa akin. Pero hindi na po ako nagbibenta guys dahil nga kunti na lang yung avocado namin dito sa bahay. So hindi ko na siya minibenta. So magpe-freezer po ako nito.
ipipreaser ko po yan siya. Hindi ba? Ang dami. And ito siya kadami.